Okay, welcome back to my channel. And pwede po ninyo habang nakikinig kayo, pwede po ninyong i-subscribe ang aking channel. And you can share it to everyone. Para at least marami rin ang makaalam. So, continue tayo dun sa ano natin. Sa pag-reveal ng acoustic guitar. Okay? So, ngayon naman, dahil napag-aralan natin yung importante noon, kung nasundan nyo yung video ito, yung sinundan itong video ito about the sounds of the guitar. No? At ito'y tulong na rin sa ating mga kamusika, no? Lalo na dun sa mga ating mga kamusika na nasa churches, nasa music ministry. So, importante na kapag pipili tayo ng instrumento, ay kailangan yung talaga makakapag-produce ng magandang sound. Okay? Actually, pipiliin natin kasi siyempre man-made, di ba? Yung man-made ang mga instrumento natin. So, kailangan yung una, madaling matono. Yung labas ng sound bumabagay dun sa yung pati yung heartbeat natin ay talagang nadadala, nai-inlove ka dun sa sound. Importante po yan. Okay? So, ngayon naman, eto, acoustic guitar. Meron tayong in-order na acoustic guitar. So, na-intriga lang ako una sa pangalan, the Martin name. At kapag ni-research mo siya sa YouTube, that Martin ay napakaganda ng mga sound nila. Na talagang yung sustain nila ay napakahaba. Actually, hindi naman sukat. Actually, yung sustain, tama lang. Yung sustain ng sound. Okay, so kung kaya't, I ordered a Martin also. Para at least, I think this is reimagined. Tama ba? Tama ba ako is QE? Tama ba ako musician shop? Kung saan ko ito in order? This is reimagined or what? Or this is your original design? Actually, this is black. Okay, black and mate. No, matte. Ano ba ang pronunciation nun? Mate or matte? Okay. Matte, I think. Hindi ko pa siya tiningnan. Hindi ko pa siya tiningnan kung paano siya i-pronounce. Actually, mated lagi kong sinasabi. So, yun. At maganda yung ano, maganda yung pagkaka-engineered niya. Okay? So, simulan natin. Ang importante sa gitara. Una, sound. Di ba pa? Then, second, importante. From top to bottom, kailangan titingnan mo yung kanyang headstock. Okay? Kung matibay ang kanyang headstock. Ang headstock ay meron siyang parang lalaki, no? Ang headstock ay parang lalaki. Bago siya pumunta dun sa neck, meron siyang Adam's apple. Dapat. Tingnan niyo. Ayan. Yung ibang gitara, pantay lang yan. So, kapag kaganon, pantay lang siya, hindi siya buo, madali siyang mapigtas. O madali siyang umangat. Madali siyang umangat pa ganon, di ba? So, kapag nahila ng gitara, lalo yung medyo hard, yung string, yung mabuti kung mga light, extra light, or super light, gano'n, okay lang siya. Doon siya babagay. Pero kapag ka yung medyo yung string ay talagang, ano talaga, average, normal, yun, mahirap yun. Kasi mahihila niya talaga yung ano. Doon makikita yung tibay ng gitara. So, okay. So, ito ngayon, meron siya. Parang ganyan. Okay, itong headstock, okay, dito na natin umpisahan. At meron siyang tuning peg. Okay? Yung tuning peg niya, titingnan nyo rin kung talagang mag-loosen. Importante sa tuning peg ay merong, sa bagay makikita natin to dun sa mga high-end guitar, no? Okay, pero dun sa mga, ano naman, sa mga, sometimes may mga local guitar na wala na, na okay naman yung tuning peg nila, no? So actually, basta hindi naglulusen. Ang importante, yung hindi naglulus. Kapag tinono mo siya, nakalock na siya dapat. Hindi na siya yung nadadala pa na talagang babalik, bumabalik. So, ibig sabihin, hindi siya maigpit. No? So kapag tinono mo siya, kaya bago nyo bayaran yung gitara ang binibili nyo, patono nyo sa kanila. No? Ipatono nyo sa kanila. At kapag natono nila, kalakalabitin nyo. No? Kalakalabitin nyo ng mga ilang minuto. Kahit matagalan kayo ng konti. Para makita nyo kung nagbabago o hindi yung sound
na lumalabas sa gitara o hindi naglulosen yung tuning peg. So, huwag kagad bibili na yung, ay oo, bumili na ako ng gitara o kaya ano, tapos alis ka na. Diba? So, binayaran mo na agad. So, huwag ganon. Kasi, pagdating nyo sa bahay, baka magsisi ka. Kaya, importante, di baling matagalan ka doon sa store, doon ka lang sa isang tabi, bibigyan ka naman nila ng upuan, di ba? Bibigyan ka naman nila ng upuan, kasi ako, kung may store ako, bibigyan ko kayo ng upuan, tumugtog ka dyan. As long na kaya mong tumugtog dyan, kantahan mo kami, di ba? Para makita natin kung bumabagay yung boses mo doon sa gitara, okay? Kasi may mga gitara talaga na talagang rockista, may mga tao talaga na talagang rockista, yung talagang pang-rock na gitara naman ang nilang binibili, yung talagang hard. Tapos meron naman yung talagang mga soft music, meron naman yung mga love song, di ba? May mga folk, kaya meron tayong mga folk guitar, no? At meron tayong mga classical guitar, kasi may mga classical music naman, di ba? So, iba-iba yung ano natin. So, importante, yung tuning peg natin ay matibay, okay? This is the tuning peg, no? Or tuner, o kaya peg, di ba? And this is, ito, may lock siya dapat dyan, okay? May lock. Okay, o kaya maganda yung pagkakaano niya. So, may mga iba-ibang tuning peg naman. And this is the headstock, okay? This is the headstock. So, yun. At importante na napakaganda ng pagkakagawa at matibay na kahoy dapat. Ito, I think, buo. Buo, hindi siya putol. Titingnan natin, no? Tayaan po ninyo, i-research ko to. Kung ito ay buo o putol siya. Kasi yung iba rito ay nakakraft siyang ganon. Yung ibang pagkakagawa ng gitara ay nakaganon. Na nakaganon siya. So, kung kaya nakabend siya ng ganon. Okay? So, yun ang ibang pagkakagawa ng gitara dito sa headstock. At ito, I think, nabalot na lang ng kulay. So, titingnan natin. Usually, standard ay talagang pagganon talaga siya. Okay? Nakikita, kasi minsan nilalagyan nila yun diyan na yung ibang gitara dito nakalagay yung truss rod. Okay? Hindi dito. Hindi dyan. Okay? Yung truss rod niya ay nandito. Yung iba. Okay? Kaya, ganun yung design ng gitara. Usually, dun sa mga local guitar natin, na mga ganda, may nabili rin akong local guitar. Nagandahan ako sa sound. So, iba-iba yung labas ng sound niya. Buti na lang, hindi naglulusan yung tuning peg. Yung itong mga tuner niya. Buti na lang hindi naglulusen. So, kudos to that store guitar, store na nag-produce ng ganong klaseng local guitar. At meron din akong pinadala sa aking tatay, no? Na gitara. Sabi ng aking tatay, naglulusin daw. Maya-maya nawawala sa tono. So, siguro, hindi natin na tingnan. Kaya importante, no? Importante kasi pagdating niyo sa bahay, bago mawindang lang kayo, itabi nyo lang, isabit nyo lang yung gitara hanggang sa masira. No, alam nyo ba yung gitara kapag sinasabit lang at hindi nyo kinakalabit, hindi nyo pinatutugtog at laging wala sa bagay ang pagkanyang tono, wala sa tono, nasisira ang gitara. So kung kaya, kung talagang isasabit mo lang at i-stack mo lang o i-display, ilosin mo to. No? Ano mo to? Luwagan mo. Para hindi naman mahirapan yung kanyang neck. Di ba? Para hindi rin mahirapan yung kanyang body. Nakaka-sustained ng pressure ng paghila ng string. So, ilusin nyo kung i-display nyo lang. At yung ibang gitara ay talagang binabalot pa nila. Okay? So, ang gitara ay hindi lang pan-display. Ang gitara ay pag-produce ng sound. Okay? Kaya, gamitin natin ang ating mga acoustic guitar. Okay? So, see you next video. At ito yung headstock. At mayroong mga iba-ibang brand ng headstock. Ito ang tinatawag na, ano? Bilang tinuturo ko rin sa
mga ano sa mga tinuturuan ko mag-gitara. This is the headstock, okay? And this is the tuning peg. This is the capstan or capstan. Ibig sabihin yung tinatalian ng string, okay? So, meron pa ba akong nakalimutan? At usually nakalagay dito sa headstock yung pangalan ng brand ng gitara mo. Okay? Then see you next video. Okay? Hopefully ay nabigyan ko kayo ng konting knowledge about the acoustic guitar. Okay? Even the electric guitar ay meron ding mga ganito. Okay? Yun nga lang iba yung pagkaka-design niya. Yung iba naman ay ganito yung pagkaka-design ng electric guitar, okay? So, yun. Parehas lang naman sila. Ang tawag din doon, head. Okay, headstock, tuning peg, capstan, yung mga tinatalian ng string, okay? So, that's it. Our video about then. Okay? So, try natin. Turn me loose from your hand. Oh, yeah. Let me fly to distant land over green fields, trees and mountains. See you next video. Isa-isay natin yung parts ng acoustic guitar para makapili tayo ng mas magandang acoustic guitar. See you next video.